Magandang buhay po sa lahat. Nandito muli ang iyong kaibigan, si Fox Hunter Vlog. Dito muli tayo sa ating munting taniman. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, maaaring pindutin lang po yung ating subscribe button at saka yung notification bell. Kalimbangin po para updated po tayo sa mga susunod nating mga videos. Ang ingay ng ating mga aso. So dito tayo sa ating munting taniman ngayon. Ilawin natin sila. Ito yung ating mga next na pitchay. Medyo inaatake na ng ating mga kalaban. Yung ating mga pitchay. Yun sila. Yun yung kailangan nating patayin. Ito yung normal na nangyayari sa mga kwan, sa mga hindi nalalagyan ng pesticide. Kasi kung may pesticide sana, isprehan lang natin yung poison, patay na yun. Yun. Nagtatago sila sa mga dahon. Kailangan natin silang patayin. Nagtataguan tayo. Kapag hindi natin yan pinatay, sisiraan yung ating pechay. So yan po yung ating mga tanim na pechay. Maghintay tayo ng mga 10 days. After 10 days bago tayo kaulam ng pechay. Malalaki na yung ating pechay dito sa kabila. Pero nagbibase kasi tayo sa days. 10 days, pwede na tayong mag-ulam ng pechay. Fully grown na po yung ating mga pechay. Unfortunately, hindi na rin mauulam lahat. Kaya, it's time to harvest para ipenta na lang natin. Sayang din lang kapag masyadong marami, hindi na namin tayong upusin. So, ang gagawin namin is ibibenta natin. Okay, bagong lahat, mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel, pindutin lang po yung subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa mga iba nating mga pinavlog na videos. Okay, so umpisan na natin ang pag-harvest. Na iba, uubusin natin yan, then ipipenta lang natin sa mga kapitbahay. Sayang din. So, yung mga lettuce natin na lumalaki pa, mga isang batis na sa kapila. Ayan na po yung ating mga na-harvest na organic pechay. Kapak na natin para binta natin sa ating mga kapitbahay. Bali, nakuha natin doon sa isang pitch sa mayroong tatlong kay. 1, 2, 3. Kasi ito hindi natin kayang ulamin lahat. Kapag pinabayaan natin doon, mag-aagawa ng mga ubo tsaka baka masira. Kaya parang hindi masayang. Inarvest natin para pakinabangan.
propagate ng organic. Ang dali-dali lang mag-propagate ng magkanan ng grape ay gamit yung mga organic fertilizer tapos mga pesticide. Pag apply mo ito ng pesticide at saka fertilizer, ang lalaki, tataba, nakaka-attract. Pero kapag organic kasi ganito talaga, hindi naman siya pahuhuli. Maganda pa rin. Paglalabanan doon kapag niluto mo ito yung lasa. Kung nasa organic farm ako, lasang lasa mo kung ano yung organic at saka yung hindi. Kadalasan yung mga hindi organic matabang, pero ito siksik at lasang lasa mo talaga yung kaibahan ng natural at saka yung lalagyan ng fertilizer. Okay, hanggang dito lang muna mga kaibigan at ako'y magpapak muna yung mga hati-hatiin ko ito, ibandol-bandol ko bago ko ibenta. Thank you very much po ang mga kaibigan, Pax Hunter Vlog mula dito sa bayan ng mga Pugi, Pugi sa Indonesia.